Balik trabaho na si Senator Miriam Defensor Santiago matapos mag-leave dahil sa kanyang lung cancer. Pero sa unang araw pa lang, uminit na ang ulo ng senadora na nauwi sa walkout. My report, si Jamsi San. I am ready to punch my enemies in the nose. Good mood si Senador Miriam Defensor Santiago nang pumasok sa Senado sa unang pagkakataon mula nang i-anunsyo noong Hulyo na meron siyang lung cancer. Pero nag-ibang ihip ng hangin nang pamunuan niya ang Committee on Foreign Affairs ng Commission on Appointments. Tumawag ng kanyang atensyon ang napalakas na boses ng aming kameraman. Mabas ka nga. Now, will you make him go outside and teach him manners and let him come in? Now! Maya-maya, uminit muli ang ulo ni Santiago nang igiit ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas na hindi sila maaaring magkumpirma ng appointment hanggat wala ang mayorya ng mga miyembro ng komite. Anong problema mo? Dito po sa meetings of the committee, we need a majority of all the members. Bakit po tayo mag-meeting ng committee? I'm not calling a meeting of the committee. I'm calling a public hearing. Precisely. There's a notice to send to you. There was no motion for the confirmation of any of these appointees or recommendees. Madam Chair, may I move to suspend before we vote? You're questioning my authority. I walk out of this meeting. Dapat noon pa yan sa umpisa. Ngayon, sisirain mo ang procedure na sunodan noon pa. Adjourn! Sa press conference matapos mag-walkout, muling nagpahayag na ini sa Santiago, partikular sa mga kongresista na hindi sumipot sa tamang oras sa pagdinig. I am facing death in the face. I have told you, death is a very beautiful experience. So I'm no longer pulling my punches. Pag mali, mali. Pag corrupt, corrupt. Ganito naman inilarawan ng senadora ang mga kalaban niya sa politika, kabilang na ang mga nasasangkot sa kasong plunder. For all those jerks in government who are my enemies, I repeat, they are the reason why God created the middle finger. Sabi ni Santiago, gumaganda ang lagay ng kanyang kalusugan dahil sa patuloy niyang pag-inom ng pills na lumalaban sa kanyang cancer. 80% ng araw ng kanyang cancer cells, wala na. Pero may pagduruguraw ang kanyang mga kamay at paa, nanalabo ang mata at masakit din daw ang kanyang katawan. Kung makamit niya ang full recovery sa katapusan ng taon, posible raw na tumakbo siya sa pagkapangulo sa 2016. Only my body is sick of cancer, not my brain. Unlike other people who have brain cancers and continue to hold public office. Ako naman, my brain is working perfectly. Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, ang pinagpipilian daw niyang makatambal sila Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dating Defense Secretary Gilbert Chodoro at Senador Grace Poe. Oh, I'd love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. He would make an excellent vice president for enforcement. Gilbert Chodoro, not only for me but for all others. But he told me personally before, it's now or never, and apparently he's making it never. Maybe we can have two women running together, president and vice president. How about that, ladies? Maybe it's Miriam and Grace. Nagpasalamat si Poe sa sinabi ni Santiago, pero wala pa raw siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Wala rin daw balak si Duterte na kumandidato sa national position. Plano na nga raw niyang magretiro sa serbisyo publiko. Si Chodoro, wala pang komento. Pero kung hindi siya tatakbo sa pagkapangulo, ayon kay Santiago, posible raw sumali siya sa International Advisory Council ng isang non-government organization o magsulat ng libro sa Amerika. Balak daw ni Santiago na bumalik sa trabaho sa Senado sa October 20 dahil doon niya inaasahang tuluyan siyang makaka-recover mula sa iniindang sakit. Jamsi Sante, GMA News.